Hello po. Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid. At isang mapagpalang gabi po ang pagbati po ng inyong evangelist, Bobby Culardo po. At purihin natin ang Panginoon muli sa pagkakataong ito na patuloy na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. At hindi po ako magsasawang sabihin po, salamat po sa lahat ng masugid po na sumusubaybay po sa ating mga pagbo-broadcast dito po sa The Bible Stands Broadcast. At salamat po na tayo po ay nakapagla-live po tuwing Tuesday at Thursday. At purihin natin ang Panginoon sa bagay po na yan. So ngayon po ay tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na po ngayong gabi po, mga minamahal. Ano po? Ng ating topic na 20 differences in the rapture and the second coming. So katulad ng sinabi ko po nung nakaraan po ng ating pag-broadcast nung Tuesday night, ay lahat po ng mga naka-tune in ngayon ng live dito sa live streaming po natin, na kung saan ay kayo po ay i-message po ninyo ang inyong mga pangalan, in-screenshot po namin lahat po ng mga nanonood ng live, ng live po, ay kayo po ay makakatanggap nitong lesson ito ng 20 differences in the rapture and the second coming na nakasave po sa PDF file. Papadalan po namin kayo at ito po ay free, wala pong bayad, mga minamahal. Especially po kung ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw ay pastor ng isang church, ay alam ko na magiging kagamit-gamit po o pagpapala po ang mga araling pong ito. At yun po, ano po, pag natapos po, yun po yung aking kondisyon, pag natapos po natin, I think ito po ay aabutin po ng ikatlong bahagi po ng ating pagtatalakay. Kasi medyo mahaba-haba po kasi po ito. Kailangang himay-himayin po natin bawat puntos po eh. Para po maging maliwanag po sa bawat isa po. Okay po. Sa mga makapanonood dito ng replay na, ay ibang programa naman po ang aking gagawin po, no? Pero ngayon po, na-available po yung lesson para po sa mga na nanonood ngayon ng live. So kung replay mo nang napanood dito, at kasi po ini-screenshot po namin lahat po ng mga nag-message o nagko-comment at saka nag-a-appear yung pangalan. So meron po kaming complete na screenshot nung nakaraan pong Tuesday. Kaya alam namin kung sino yung nanonood ng live. Okay? At kung sino yung replay na lang. Pero kung sakaling replay mo mapanood ito, ay encourage you sa YouTube ka na manood. At doon ay meron naman kaming kondisyon para maibigay po namin ng free ito pong lesson ito sa inyo. Doon sa YouTube na po natin i-upload po ito at doon na po kayo manunood at ibang sabihin natin pamamaraan kung paano nyo pong ito po ay matatanggap po ng free. Pero free pa rin po. Hindi po kami magbebenta ng anumang mga lesson at wala po akong planong ibenta ang anumang mga lesson na ibinigay ng Panginoon sa inyong lingkod. Ako po ngayon ay may mga natapos na pong mga booklet, libro, mga Bible lessons at yan po ay sa biyaya lamang po ng Panginoon. Ang aking pong mga ilang mga kapatiran po sa church po namin ay nagbibigay po ng suporta dito at ito po ay napiprint at ito po ay pinamimigay po namin ng libre. So wala po kaming ibinebentang materials po dito, ha. Nais ko pong linawin po itong bagay po na yan. Ito pong ating pagbo-broadcast na ito ay free po. Kaya po wala po kayong makikita ang kailangan nyong mag-click ng stars at wala po kayong makikita po na nagdadaan dyan sa ating screen ng GCash ko. Wala pong ganun po. Ito pong ating pagbo-broadcast, ito po ay voluntary na ginagawa ko. At ang nais ko lamang po ay maging pagpapala sa body of Christ. So, kung merong mga nagbo-broadcast at kailangan ninyong i-click na magbigay ng stars, eh, wag po kayong mag-alala, hindi ko po gagawin po dito yan sa ating pagbo-broadcast. Ito po ay free, voluntary ko pong ginagawa po itong pagtuturong ito. At yung pong may magpasalamat lamang, na-bless sila, natuto sila, eh, higit pa po yun sa pera, yung katuwaan na idinudulot po sa aking puso, mga minamahal. Yung tayo lamang po ay makatulong po sa mga lingkod ng Panginoon, kahit pa paano sa ganitong mga pagtatalakay po ay
makaragdag ng konting kaalaman, konting sabihin natin impormasyon sa bagay po na to. So, yun po, ano po? So, tayo po ay manalangin ngayong gabi. Dakilang Diyos, muli po ay maraming maraming salamat po sa patuloy na ginagawa niyo po sa aming ministry na ito. Salamat po sa mga pastors, mga brethren from different churches, Luzon, Visayas at Mindanao na patuloy na nanonood ng live at yung iba ay replay. Pero Panginoon, patuloy na i-bless niyo po sila. At dalayin ko Lord, ang mga pag-aaral na ito ay maging pagpapala po sa bawat isa Panginoon. Purihin ka dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus, Amen at Amen. So, nais ko pong bago po talaga tayo mag-dive in dito sa ating lesson sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ay nais ko munang i-clear yung isang bagay. Ito pong The Bible Stands broadcast po, ay ito po ay under po ng ministry po ng Bible Believers Baptist Church of Quezon City. Ito po ay independent work. Ito pong ministry ito, wala po kong nire-represent na anumang grupo. Okay? Yan po ay nais kong maging maliwanag po. No? Wala po kong grupong sinasalihan. Wala po kong grupong nire-represent dito. Ang nire-represent ko po rito ngayong oras na ito ay ang ministry po ng aming church, Bible Believers Baptist Church of Quezon City, under the ministry po ng aming pastor, si Pastor Alvin Añabeza po. So yan po ang aking pong nire-represent po rito. So kung sakali mang merong nadadawit misan po ang pangalan ko, no, sa mga ibang grupo, ipagpaumanin po ninyo mga minamahal. Wala po kong kinabibilangang grupo o anumang nire-represent na grupo. So nais kong maging clear po muna po yan para nang sa ganon po ay hindi po nadadawit yung pangalan ko sa anumang mga bagay dito sa Facebook. I hope na naunawaan po ninyo yung aking pong pagliliwanag na ito. Now, magpatuloy po tayo po, no po? 20 differences in the rapture and the second coming. Katulad nung nakaraan, balikan natin ng konti, i-recap natin ng konti yung ating nagdaang aralin. Kapag ka po kayo po ay nadako po sa YouTube, no? At magta-type po kayo, halimbawa, kayo po ay pastor, no? Ngayon, subukan po ninyo, mag-experiment po kayo. Kayo po, halimbawa po, ay nasa YouTube, i-type nyo lang po yung pong tribulation, rapture, makikita po ninyo marami pong mga videos na lilitaw po dyan. At ang nakalulungkot po, mga minamahal, napakarami pong lilitaw na mga videos na ang teaching po ay post-tribulationist o post-tribulation rapture. Na anong ibig sabihin ko pag sinabing post-tribulation rapture? Na ang kanilang paniniwala ng post-trib po, ang kanilang paniniwala po na ang church, the body of Christ, yung mga believers ngayon, ay magdadaan daw sa Great Tribulation at sa katapusan ng Great Tribulation, doon pa lang sila mararapture. At yun po ay maling-maling turo po. At nakalulungkot po mga minamahal, yan po ang majority, maraming mga videos na available. At kung kayo po ngayon ay bago lamang naka-tune in ngayon, balikan po ninyo yung aking nagdaang aralin at ipinakita ko po doon ang napakaraming mga in-screenshot ko sa YouTube na mga videos po na nagtuturo patungkol sa post-trib, mid-trib at nire-repute daw yung pre-trib. So kaya ito pong ating pagtuturo pong ito ay pinapatatag natin lamang po, pinapalakas lamang po natin ang ating posisyon na ang posisyon po natin ay pre-trib. Pre-tribulationist, pre-tribulation rapture. Nang ating posisyon na tayo po, ako po ay naniniwala na ang ating Panginoon ay babalik at tayo po ay kukunin bago magkaroon ng Great Tribulation. Kaya po pre-trib, ibig sabihin bago dumating yung tribulation ay tayo po ay mararapture po. So yan po ang ating pong ang pinaka main goal po natin dito na ang bawat isa po ay mapatatag, ma-strengthen, mabigyan ng maraming kalakasan sa pamagitan ng salita ng Panginoon, katotohanan sa salita ng Panginoon na talagang matibay na matibay po ang ating tayo patungkol po sa pre-trib. Okay. Now,
Nung nakaraan, ay inisa-isa po natin, tayo po ay umabot hanggang 6. No? Kasi po tayo po ngayon ay, ang pinaka-topic natin ay 20 differences in the rapture and the second coming. Nung nakaraan, i-recap natin ng konti, baka kasi po may mga bagong naka-tuning ngayon, differences in terms of signs. Yung rapture po at saka second coming, magkaiba po sila eh. Magkaibang pangyayari, magkaibang event, magkaibang panahon, hindi po yan sabay na mangyayari. At yung rapture po at saka yung second coming, meron pong namamagitan o meron pong panahon na pumapagitna po sa dalawang pangyayaring yan. Ano po yun? Yung Great Tribulation. So ipinapakita ko po dito sa presentation ito na iba po yung rapture, iba po yung second coming, at yan po ay magkaibang pangyayari po. Okay? Kaya ngayon, iniisa-isa po natin. Ang unang-unang pagkakaiba po nila ay difference in terms of signs. The Bible indicates that at the rapture, there are no signs given which must take place before the rapture can occur. What we have is imminency. It could happen at any moment. Yan po yung rapture. But at the second coming, detailed signs are given. Marami pong mga detalyadong mga signs ang ibinigay that must take place before Christ will come to earth. So kung kayo ay bago lamang, balikan po ninyo. Huwag po kayo agad mag-react. Balikan na lang po ninyo yung nakaraang lesson po natin dyan. Number two, na-discuss natin noong nakaraan, a difference in those who are taken from the earth and those who are left. Magkaiba po pagdating po sa sinong kinuha at sinong naiwan sa rapture at saka sa second coming. Sa rapture po, the Bible indicates that at the rapture, believers are taken on the earth while unbelievers are left. Sa rapture po, mga kapatid, ang kinukuha, mga believers. Ang maiiwan, unbelievers. Pero sa second coming, but at the second coming, believers are left on the earth while unbelievers are taken. Yan po yung pagkakaiba. Sa second coming, ang kukunin, mga unbelievers. Okay? Ang maiiwan, believers. Okay? Ang laki ng pagkakaiba po, no? Pangatlo, difference in the place where Christ will meet believers. Magkaiba rin po pagdating po sa lugar kung saan imi-meet ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Dahil sa rapture, the Bible indicates that at the rapture, Christians will meet the Lord in the air. Yan, sabi sa 1 Thessalonians 4:16-17. Okay, sa rapture po, imi-meet natin ang Panginoon. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, imi-meet po natin siya sa air. Pero sa second coming, but at the second coming, Christ descends to earth to the Mount of Olives in Jerusalem. So, ang laki po ng pagkakaiba po, no? Pang-apat, a difference of when Jesus comes in relationship to tribulation. Ang rapture at the second coming ay magkaiba po pagdating po sa tinatawag nating Great Tribulation. Ano po, mga minamahal? Okay. The Bible indicates that at the rapture, Jesus comes to rescue Christians before the tribulation and the wrath to come. Okay? Ang ating Panginoon ay babalik po para tayo po ay kunin sa rapture before the tribulation. But at the second coming, Jesus comes after the tribulation to inflict final punishment, conquer his enemies, and to begin to rule the world from Jerusalem. Kaya number five, a difference of when judgment take place. Magkaiba din po pagdating po sa tinatawag nating judgment. Dahil sa rapture po, the Bible indicates that at the rapture, there is no mention of made. There is no mention made of God's judgment or trial taking place. Only promises connected with looking for His return. Pero sa second coming, but at the second coming, tribulation and judgment do take place. And then pang-anim po, a difference in the kind of bodies believers will possess. Magkaiba rin po kung anong katawan meron ang
sa rapture at saka sa second coming. The Bible indicates that at the rapture, sa rapture po, ito po, believers are given glorified bodies. Yan po yung magaganap po sa rapture. Pero sa second coming, but at the second coming, believers who are alive, who make it through the tribulation, will enter the millennial kingdom and marry and bear children. Ibig sabihin, papasok sila, pagkatapos sa second coming, papasok po sila sa millennial reign of Christ na ganun din katawan. Okay? Pero sa rapture, glorified body po ang ibibigay ng ating Panginoon. So, yan po yung nakaraang diniscuss natin nung Tuesday. So, kung kayo po ay ngayon lang nakapag-tune in dito sa ating pagtatalakay, balikan nyo na lang po. Okay? Madali nyo naman po makita po yan sa aking wall at naka-post na po yan, naka-upload na po yan sa YouTube po namin. Yung pong 20 differences in the rapture and the second coming. So, ngayon po tayo, number 7. So, dito na po tayo talaga magpatuloy. Okay? Number 7 na po tayo. A difference of what Christ is coming for. Magkaiba po ang rapture at ang second coming kung bakit si Kristo ay darating, babalik. Ulitin ko po ha. Magkaiba po ang rapture at saka second coming pag ang pinag-uusapan bakit ang ating Panginoon ay babalik. Okay? The Bible indicates that at the rapture, Christ will come for His church. Sa rapture po, babalik po ang ating Panginoon para po sa kanyang church, the body of Christ. But at the second coming, Christ will come for Israel. So magkaiba po yung purpose, okay, ng pagbabalik ng ating Panginoon. Sa rapture, for His church, para sa kanyang church, para sa mga niligtas niya, tinubos niya ng banal na dugo, para doon sa body of Christ. Pero sa second coming, for Israel, para sa Israel. Now, tingnan po natin dito po. Ito po yung tribulation period. Ito po yung rapture. That's before the tribulation po. At ang ating Panginoon ay babalik para sa kanyang church. Okay, He will come for His church. Sabi sa 1 Thessalonians 4:17, okay, which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Aliwanag po, no? Talagang ang mga mananampalataya, maganda siguro basahin po natin ang buo, yung 1 Thessalonians, basahin po natin hanggang verse 16. Muli po ay hinihiling ko po na samahan niyo po kung buksan din ninyo ang inyong mga Biblia. At mas maganda po, alam po ninyo, siguro po nagtataka kayo bakit ko po ini-encourage kayo na bubuksan ninyo lagi ang inyong Biblia tuwing kayo po ay makikinig sa akin. Kasi ang gusto ko pong i-inject sa mga believers ngayon na every time na may nangangaral, tandaan po ninyo dapat bukas na Bible. Kasi nakakalungkot po eh. Katulad ngayon, halos araw-araw nakakabasa po ko ng post ng isang pastor. At kung ano-ano ang kanyang mga pananalita na warning, huwag kayong makikinig dito sa mga so-called rightly divider. Nagbibigay ng warning, nagkasabi ng kung ano ng mga false accusation, pero wala naman siya pinapatunayan. Mga minamahal, yan po ang nakalulungkot po sa pulpito ngayon. Marami na pong mga pagtuturo sa pulpito, pero walang bukas na Biblia. Ha? Nalulungkot ako. Ako marami na po kong nasamahan ng mga fellowship at conference. Nalulungkot po ako mga minamahal. May mga alam ako mga pastora. Nakakaisang oras na daldal ng daldal sa pulpito pero wala talata binabanggit. Mga minamahal, kaya po yun po, no? Kung bakit po patuloy kong sinasabing buksan natin ang Biblia dahil yan po ang tamang paraan ng pag-aaral. Bukas na Biblia, hindi saradong Biblia. Kasi po, pag ikaw ay nakinig sa isang manana, sa isang mangaral, sarado yung Biblia, ang i-inject niya sa iyo, filosofiya niya, doktrina ng tao, mga minamahal. Kaya't napakahalaga po na sa tweet-tweet na, every time na tayo ay makikinig ng nangangaral, mahalagang mahalaga po na bukas na Biblia po. Opo, mahalaga po yun. Kaya po, bubuksan ninyo yung Biblia niyo. Mahalaga po yun, mga minamahal. Okay? 1 Thessalonians chapter 4. Hindi yung mga pastor na yun,
post ng post sa Facebook kung anong mga accusation, nagbibigay pa ng warning pero wala naman siya pinapatunayan. Yan po yung mga typical na mga pastor na insecure. Kasi palibasa, wala siyang maituro na mga malalalim na katotohanan sa Biblia, puro mabababaw lang. Kaya natatakot siya na baka mawala yung mga miyembro niya. Ano po? Pero kung tinuturuan mo yung mga miyembro mo talaga ng salita ng Panginoon, busog na busog talaga sila ng Word of God, ng teaching po, ng tungkol sa Bible, tungkol sa mga doktrina na itinuturo po ng Bible, abay, hindi po yan basta-basta maihikayat ninuman, mga minamahal. So, sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse number 16, okay, babasahin ko po na ito pong coming ni Kristo sa rapture, siya po ay pupunta, darating, babalik para sa church. Sabi niya, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive," so dalawa pong grupo ng mga mananampalataya ang kanyang ikukunin, yung mga namatay kay Kristo, mga nauna na pong mga believers, mga Kristiyano po na namatay na po sila. Sabi diyan sa verse 16, yung last phrase ng verse 16, "And the dead in Christ shall rise first." And then pangalawa, yung tayo pong mga buhay, "Then we," sabi ni Pablo, "which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." So, sa rapture po, Christ will come for His church. Christ will come to caught the believers, yung body of Christ, para po i-meet niya in the air. Okay? So, sabi niya sa verse 16, yung last part ng verse 17, "So and so shall we ever be with the Lord." Philippians chapter 1 verse 13, Ephesians chapter 1 verse 13. Bakit po naganap po yung bagay na yon? Ephesians chapter 1 verse 13 po. So si Kristo po ay babalik po sa rapture po. He will come for His church. Ephesians 1:13. Okay? "In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise." Amen. "Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession." Ito na po yung pagbabalik ng Panginoon para po yung final redemption ng ating body. Okay? "Until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory." Amen. Kaya't muli pong babalik ang ating Panginoon for His church. Okay? 2 Corinthians 1:22. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Ano po ang nakasad po sa banal na kasulatan? 2 Corinthians 1:22. "Who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts." So meron pong nagbibigay ng patunay yung katubusan na ginawa ng Panginoon sa atin na muli siyang babalik, yung pong indwelling po ng Holy Spirit. Yan po yung earnest. Yan po yung, kumbaga, yan po yung pinaka down payment na patunay na babalikan ka ng Panginoon because of the indwelling, sealing of the Holy Spirit. Okay? Romans 8:23. Kaya po, babalik po ang ating Panginoon para po tubusin, para kunin po, baguhin ang ating katawang lupang ito, ang ating body. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse number 23. Romans 8:23. "And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body." So, Christ will come for the rapture. Ang purpose po niya po ay para po ito pong katawang ito ay papalitan niya ng glorified body na hindi na po magkakaroon ng ano pa mang bagay ng infirmity, sickness, wala na pong curse, mga minamahal. Amen and amen. Yun po ang gagawin ng Panginoon po dito po sa rapture.
Now, sa second coming naman po, okay, si Kristo po will come for Israel. Ang laki po ng pagkakaiba. Sa rapture, Christ come for His church. Si Kristo po ay babalik para sa kanyang church. Sa second coming, si Kristo po ay babalik for Israel. Okay, basahin po natin yung Matthew 24 na ang dami pong nagkaka... Alam po ninyo, ito po ang masyado pong misinterpreted na verses po sa Bible. Ang dami po. Ang unang-unang pong mga nakapaborito po ito, mga post-trib. Paboritong-paborito po nila ipo ito, itong Matthew 24, verse 29. At bibigyan po natin ng linaw po ito. And then pangalawa, mga post-trib, mga mid-trib. Ah, paborito-paborito po nila yan. Pangatlo, yung mga ilang mga Baptist na confused pagdating sa right division, kukuha ng talata dyan sa Matthew 24 and then i-apply sa rapture. And then yung mga Calvinist, dahil nakabasa ng elect, ba i-apply sa body of Christ. So titingnan natin po ito, mga kapatid. Bigyan natin talaga ng masusing pag-aaral po itong Matthew 24 dahil ito po, marami pong doktrinang mga maraming maling doktrinang lumitaw eh. Mga pag-i-interpret ng iba't ibang mga pastors and anumang mga tawag sa kanilang leaders. Now, babasahin po natin, nasa screen na po, mga minamahal. Immediately, after the tribulation of those days, ito po ay Matthew 24, 29-30 po ha. Okay, ulitin ko po. Immediately, after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven. So hindi po ito rapture. Kasi ito pagbabalik niya, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven, makikita po siya with power and great glory, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from the end, from one end of heaven to the other. So ito po yung mga verses po na nakalulungkot po. Ang dami pong mga maling interpretasyon po ang nangyari po dito. Mga minamahal, paano ba ang tamang sistema ng pag-aaral? No? Okay? At ito po yung nais ko pong nakita nyo, nakaguhit po. After the tribulation, and then they shall see the Son of Man coming. Kaya po, ito po yung akala ng mga post-trib. Ito po yung kanilang pinakamatibay na talata na ang pagbabalik ni Kristo ay after the tribulation. Which, tama naman po. Hindi ko po tinututulan to. Okay? Yung second coming po is after the tribulation. Tama naman po eh. Kaya lang, saan po ako tututol? Pag sinabi nilang ito ay rapture. Yan po. Okay? Ito po talaga yung second coming. Ito po yung naka-prophesied po sa Old Testament eh. Hindi na po bago eh. Yung pagbabalik ng ating Panginoon sa second coming. Pero yung rapture, yun po yung mystery na nirebuild ng Panginoon kay Paul. Now, ang problema ng mga post-trib, kumuha sila ng, kukunin nila itong Matthew 24, and then i-apply nila sa body of Christ. Okay, titinan po natin ha. Okay, wala po tayong babaguhin. Hindi natin kailangan ng commentary ng ninuman. Okay, hindi natin kailangan ng opinion ninuman. Ang kailangan lang natin ay bukas na Biblia. Amen! Bukas na Biblia po, at ang sabi ng Bible, comparing spiritual things with spiritual. So iko-compare natin yung mga talatang binasa natin sa mga talata sa Biblia para makita natin sino, saan, at kailan itong pinag-uusapan sa Matthew 24. Okay? Now, Deuteronomy chapter 30. Muli po, katulad ng sinabi ko, bukas na Biblia po ang kailangan po natin. Ano po? Deuteronomy chapter 30 po. Samahan niyo po kung buksan natin ang ating mga Biblia. Okay? So, since kailangan po natin ng bukas na Biblia, so, buksan po natin ang Biblia natin. Deuteronomy chapter 30. Sabi sa Deuteronomy chapter 30 po.
verse 3 to 4. 3 and 4. Sana po, nakabukas na po ang inyong mga Biblia. Kasi po, babasa po tayo ng mga talata dahil hindi po tayo gagawa ng sarili nating conclusion diyan sa Matthew 24, verse 29 to 30. Nakatulad ng ginagawa ng mga maling tagapagturo. Mag-i-insert sila ng kanilang conclusion, mag-i-insert sila ng mga salita na wala naman diyan. Yan yung typical na mga magagaling na mga manliligaw, mga maling tagapagturo. Magsasabi sila ng mga kanilang mga statement na wala naman po dyan sa verses na yan. Okay? Kaya po, kailangan po natin, ulitin ko po, bukas po na Biblia. Deuteronomy chapter 30. Sana po, binuksan nyo na po sa Deuteronomy chapter 30 po ang inyating mga Biblia. Verse 3 po. That then the Lord thy God will turn thy captivity and have compassion upon thee, and will return. Sinong kausap po? Ang context po, Israel. Okay? Nais ko pong maunawaan po ninyo yan. Sabi ng Panginoon sa kanila, thy God will return thy captivity and compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nation whither the Lord thy God hath scattered thee, and if any of thine be driven out, okay, unto the outmost parts of heaven, from thence will the Lord thy God gather thee, and from thence will he fetch thee. So, naka-prophesied talaga sa Old Testament na ang nation Israel, sa kanyang pagbabalik, igagather po niya eh. Will the Lord thy God gather thee? Okay, pasinin po niyo po. Tinan po niyo. Sa Matthew 29. Okay, ginuhitan ko po yan eh. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect. Sino ba itong elect na to? Dito na stumble yung mga Calvinists eh. Masyado silang obsessed salitang elect. Akala nila every time na mag-a-appear sa Bible elect, akala nila sila ay tinutukoy eh. Sino ba yung elect na to? Kasi igagather po niya eh. Deuteronomy chapter 30. Pakita natin kung sino igagather niya sa kanyang pagbabalik. Sabi sa verse 3 oh. Then the Lord thy God will turn thy captivity and have compassion upon thee and will return. Sa pagbabalik niya, anong gagawin niya? And gather thee. Ang liwanag po ha. From all the nations whither the Lord thy God scattered thee. Sasabihin mo, hey, isolated verse, isa lang eh. O, didagdagan pa natin. Jeremiah chapter 16. O, baka na naman meron namang maligaw na pastor dito. Sasabihin niya sa akin, poor exegesis. Natutuwa lang po ako sa pastor na yun eh. Paborito ko binabanggit yung kanyang statement eh. Poor exegesis. Mga pastor po, by the way po ah, ano man yung natutunan ninyo sa Bible school, sa inyo na po yun. Ito po pinag-aaralan po natin, Bible po. Okay? Nagpipresent po ang inyong lingkod ng Bible patungkol sa Biblia. So, kung sakali mang hindi nakapasa sa iyong standard ang iyong pinag-aralan, eh, sa'yo na po yun. Pero ako po, ipapakita ko po sa mga interested po dito sa nanonood ngayon kung ano po yung tamang paraan ng pag-aaral. Alam po niyo yung tamang paraan ng pag-aaral? Bukas na Biblia. Jeremiah chapter 16 po. Jeremiah chapter 16 verse 14. Jeremiah 16 verse 14. Patutunayan pa natin na yung Matthew 24, 29, 30, yan po ay pagbabalik ni Kristo para sa nation Israel. Tama po yan, after the tribulation. Binanggit po yan. Hindi po natin tinututulan yung Matthew 24, ha? 29. After the tribulation yan. At pagkatapos, babalik si Kristo. Hindi po natin tinututulan. Ang tinututulan natin, sino po ang tinutukoy dyan sa Matthew 24, 29, 30? At kailan ito? Okay, sino yung elect nito? Jeremiah chapter 16, verse 14. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that it shall no more be said, the Lord liveth that brought up the children of Israel out of the land of Egypt, but the Lord liveth that brought up the children of Israel from the land of the north and from all the lands whither he had driven them, and I will bring them again into their land that I gave unto their fathers. So talagang may prophecy po talaga eh.
na ngayon po naka-scattered po ang mga Hudyo sa buong mundo. Pero sa kanyang pagbabalik, igagather niya po lahat yan eh. Okay? Nagkakamali ba tayo? Israel from the land of the north and from all the lands. Kita natin? Sabi diyan, sabi po diyan sa Matthew 24, 29-30, sa verse 30, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Hindi ba yun yung binabanggit sa Jeremiah? Hindi ba yun yung binabanggit sa Deuteronomy? O dagdagan pa po natin, Ezekiel chapter 37. Ezekiel chapter 37, verse 21. Ezekiel chapter 37, and verse number 21. Sabi po sa Ezekiel chapter 37, verse 21, and say unto them, thus saith the Lord God, behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whither they began, and will gather them on every side, and bring them into their own land. Ano nakalagay po doon? Will gather them on every side. Okay? Yan po yun eh. Ha? Naka-prophesied po yun eh. Oh, basa pa po tayo. Ha? Zechariah chapter 8. Zechariah chapter 8. Zechariah chapter 8 verse 7 to 8. Zechariah chapter 8 verse 7 to 8. Thus saith the Lord of hosts, behold, I will save my people from the east country and from the west country, and I will bring them, and they shall dwell in the midst of Jerusalem, and they shall be my people, and I will be their God in truth and in righteousness. Yan ang gagawin ng Panginoon someday sa second coming. Ngayon, ang Israel siya po ay naka-set aside sa programa ng Diyos. Ang mga Hudyo po ay naka-scattered all around the world. Pero sa second coming, igagather niya po ito at ibabalik niya muli sila sa lupa na ipinangako niya back pa kay Abraham. Naka-prophesied na po yan, mga minamahal eh. From the east country and from the west country. Ayan o. Connected na connected po eh. O basa pa po tayo. Revelation chapter 1 verse 7. Sino yung tribe na yon? Sabi diyan sa verse tinyo, Matthew 24:29-30. Okay, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with great power, okay? With great power and glory, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect. Basahin natin, pataas pa natin. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall pour from heaven, and the powers of heaven shall be shaken, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Then all the tribes of the earth. Sino ba yung tribes of the earth na yan na magmumourn? Nakabasa ka. Alam nyo, never kailanman tinawag ang church na tribo. Mga Calvinist, hindi po kailanman tinawag na tribo ang church. Wala po. Kapag ka po tribes, pag tinype niyo po sa search words po, kung kayo ay meron pong Bible apps po sa inyong cellphone, sa laptop, ano po niyo yung tribes? Palagi po itong tumutukoy sa nation Israel, sapagkat ang Israel po ay binubuo ng 12 tribo. Now, Revelation chapter 1 verse number 7. Revelation chapter 1 verse number 7. Revelation chapter 1 verse number 7. Sabi po sa Revelation 1:7, behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. All kindreds of the earth shall wail because of him. Okay? Makikita natin, all the tribes of the earth mourn. Hindi po tayo nagkakamali ng ating mga obserbasyon sa mga talatang binubuksan natin eh. Oh, another verse po tayo. Okay? Mapapansin niyo po yung bagay po na yan. Zechariah. Balik tayo ulit sa Zechariah chapter 12. Zechariah chapter 12. Alam nyo, nakakalungkot po eh. Ganito ba ang klaseng pag-aaral po ng mga nagtuturo po, lalo na yung mga post-trib?
gagamit sila ng kanilang conclusion without any, okay, proof ng mga ibang talata po, at gagawa sila ng kanilang sinasabing conclusion sa bagay na yan. Pero tayo po, tinitingnan po natin yung mga sinasabi ng ibang mga propeta patungkol dyan sa Matthew 24, 29 to 30. Ano po? Zechariah chapter 12, verse 9 to 14. Zechariah chapter 12, verse 9 to 14. It shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications, and they shall look upon me whom they have pierced. Pa, nakita ko yun sa Revelation kanina 1:7 ah. Okay? And they shall mourn for him. And all the tribes of the earth mourn. And they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. In that day shall there be a great mourning in Jerusalem, as the mourning of Hadad Rimon in the valley of Megiddo. And the land shall mourn every family apart, the family of the house of David apart, their wives apart, the family of the house of Nathan. It talks about nation Israel eh. And they shall mourn. Saan po yun? Doon yun. Nakita po ninyo, mga minamahal? Yan po yung tamang paraan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Okay? Upon the house of David, inhabitants of Jerusalem. Okay? Zechariah chapter 9, verse 1. Dagdagan pa po natin. Zechariah 9:1. Kita po ninyo? Zechariah chapter 9, verse 1. The burden of the word of the Lord in the land of Hadrach and Damascus shall be the rest thereof, when the eyes of men as of all, when the eyes of men as of all the tribes of Israel shall be toward to the Lord. Amen. Kasi, and they shall see the sun, the coming. Okay? Makikita po natin kung sino yung tribes na yan. Ang mga minamahal. Kaya yan po yung bagay po na yan eh. Ano, mga minamahal. So, balikan po natin. So, si Kristo po, sa rapture po, babalik po siya para sa church. Okay? Pero sa second coming, babalik po ang ating Panginoon. After the tribulation po yung second coming, ha, babalik po siya para sa Israel. Amen? Number 8 na po tayo. A difference in time of revelation. Pagdating po sa papaanong ipinahayag, okay, yung panahon ng rapture at saka ng second coming, magkaiba po eh. Magkaiba po, mga minamahal. So, sige po. The Bible indicates that the rapture was unknown. The Bible indicates that the rapture was unknown to the Old Testament prophets, and it was a mystery to them. But the second coming was predicted in the Old Testament and was not hidden in the prophets. Nais ko pong makita po ninyo yung pangwalong pagkakaiba po, na dito po nagkamali po ang mga post-trib. Ano po? Dito po nagkamali ang mga post-trib po eh. Na ang rapture po, hindi po ito nirebuild ng Panginoon sa mga Old Testament prophets. Pero ang second coming, hindi po ito tinago ng Panginoon, kundi ito po ay nirebuild ng Panginoon. Kaya makikita ninyo, pagdating sa second coming, ang dami pong mga talata sa lumang tipan. Bakit po? Because it was rebuilt sa mga prophets. Nirebuild talaga ng Panginoon yan. God rebuilt to all the prophets in the Old Testament yung mga bagay na pagbabalik ng ating Panginoon. Pero yung rapture po, ito po yung mystery po eh, mga minamahal eh. Okay? Tingnan po natin po, mga minamahal. Patutunayan po natin sa Biblia po yung bagay po na yan. Ano po? Okay? So, nais ko pong tingnan po natin dito po sa PowerPoint natin. Meron po akong ginawang parang dalawang peak mounting. Okay?
At titingnan po natin, ano ba yung nakita po ng Old Testament? What the Old Testament prophets saw? Ano ba yung nakita nila? Okay? Nakita po ng Old Testament prophets, lahat po ng mga Old Testament prophets, ang cross. Yung kamatayan po ng ating Panginoon. Ni-reveal po sa kanila yung kamatayan po na merong pong Messiah na mamamatay po. At yung pong second coming. Okay, kaya nakasulat po yung kamatayan ng Panginoon eh. Lalo sa Isaiah 53 at yung pong pagbabalik ng ating Panginoon. First coming and then second coming. Okay, kaya may second coming dahil yung first coming niya, yun po yung siya born of a virgin. Nung siya po ay ipinanganak sa sabsaba ng mga hayop, lumaki at nag-ministry dito sa earth, yan po yung kanyang unang pagparito. Kaya merong second coming. Yan po yung mga binabanggit po ng Old Testament prophets po. Now, 1 Peter chapter 1. Muli po, katulad ng sinasabi ko po sa inyo, bukas po na Biblia ang kailangan po natin dito. Amen po ba? 1 Peter chapter 1 verse 11. 1 Peter chapter 1 and verse number 11. 1 Peter chapter 1 and verse number 11. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 11, searching what or what manner of that of time the Spirit of Christ which was in them did signify when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. So talagang yung mga Old Testament prophet, nakita nila yung suffering ni Kristo at saka yung glory that should follow. Yan po yung second coming. Okay? Nais kong pasinin po nyo. So yung unang pagparito ni Kristo, naka-prophesied po sa Old Testament, in-reveal po ng Panginoon yan sa mga prophets at maging yung kanyang pagbabalik po. Okay? Pero, between that, yung kanyang first at saka second coming, meron pong mystery gap po dyan eh. Okay? Mamaya po, makikita po natin ha. Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61. Alam po ninyo, ito po yung pinakamatibay na patunay ko sa inyo na si Kristo po, rightly divided po eh. Opo, Isaiah 61. Tingnan po natin ha. Isaiah chapter 61. Nais ko pong buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 61. Patutunayan po natin sa inyo ngayong gabi na ang ating Panginoon po ay rightly divided. Isaiah 61 verse 1 and 2 po. Ulitin ko po, bukas na Biblia po ang kailangan po natin. Amen? Verse 1, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Verse 2, pasinip po nyo, verse 2 ha? Verse 1, binabasa ko na po yung verse 2. To proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Yan po yung Isaiah chapter 61. Verse 1 and 2. Now, buksan po natin sa Luke chapter 4. Ipitin po niyo Isaiah 61. Lagyan po ninyo ng marka para madali po ninyong mabalikan. Katulad ng ginagawa ko ngayon. Ito po. Okay? Kung nakikita po niyo ngayon sa screen po, ayan. Okay? Huwag niyo pong ialisin agad yung Isaiah 61. Kasi from time to time, babalik po tayo, mga minamahal. Okay? Dahil meron po akong nais i-point out na mahalagang mahalaga po sa ginawa po ni Kristo. Ano po? Kailangan pong makita po ninyo yung bagay po na to eh. Okay. Now, tuloy po tayo. Luke chapter 4. Okay, yan po. Naka-ready po yung Isaiah 61. Luke chapter 4, verse 17 to 21. Luke chapter 4, verse 17 to 21 po. Mahalaga pong nais kong tinan po yung Bible ko na ando dito po yung Isaiah 61 sa kabilang side ko. Okay, hindi ko pa po parang sinasarado. Okay, Luke chapter 4, verse 17. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. So pagpasok ng ating Panginoon doon sa sinagoga,
ay ibinigay sa kanya yung libro ni Isaiah. Eto na. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Eto na, binasa na ni Kristo. Verse 18. Luke chapter 4 verse 18. Lahat po tayo, buksan po natin ang ating mga Biblia po para ma-appreciate nyo po yung nais kong i-point out dito. Ano po? Yan po request ko po sa inyo. Verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. Wow, ito po yun. Tignan nyo po, Isaiah 61. So, hindi po tayo nagkakamali ha. Yung binabasa ni Kristo ay galing po sa Isaiah 61. The Spirit of the Lord, God is upon me. Tignan po nyo Isaiah 61. Okay? So, ulitin ko. O, look, balik tayo. Punta tayo. Kaya po sabi ko, huwag nyo pong itatakpan ulit. Huwag nyo agad isasarado yung Isaiah 61. Para from time to time, bumabalik tayo sa dalawang libro na to. Isaiah 61 at Luke chapter 4. Okay, balik po tayo sa Luke chapter 4. Basahin natin ulit yung verse 18. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance from the captive, and recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And then, tapos na. Verse 20. And He closed the book. Saan po nagtapos po si Kristo? Sa verse 20 po. Tingnan po nyo. Bible po nyo. Luke 4:20. Luke 4:19. To preach the acceptable year of the Lord. And then, and verse 20. And He closed the book. O, tingnan po natin. Huwag po ninyong isarado yung Luke 4 ha. Tingnan po nyo sa Isaiah 61. Para malaman natin, saan po huminto si Kristo sa pagbabasa. Okay? Kasi sa verse 19, to preach, sabi niya, habang binabasa niya yung book of Isaiah, to preach the acceptable year of the Lord. And then, period po dito. Sa verse 19 po, ng Luke 4:19, period po, to preach the acceptable year of the Lord. Tingnan po niyo yung Bible po niyo sa verse 19. Tama po ba? To preach the acceptable year of the Lord. Period, tama? And then, verse 20, and He closed the book. So, ibig sabihin, hininto niya na po yung pagbabasa. Sinarado niya eh. Tingnan niyo sa Isaiah 61. Tingnan natin kung siya po huminto. Basahin po natin. Isaiah 61. Verse 1 ulit. Basahin natin. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, comma, diyan po huminto si Kristo eh. Sa kalagitnaan ng verse 2. Sa Luke 4:19, period. Period po eh. Tignan po nyo. Ah, nakita nyo po ba? Pero sa Isaiah 61, verse 2, comma, ibig sabihin, hindi pa tapos yung sentences. Hindi pa sa tapos yung pangungusap, yung mga salita. Comma po siya eh. To proclaim the acceptable year of the Lord, pero diyan na po huminto si Kristo. Sa pagbabasa niya sa Luke chapter 4, ano po buong karugtong na hindi po binasa ni Kristo? Nais kong maunawaan po nyo, meron po siyang hindi binasa, itinuloy. Ano po ba yon? And the day of vengeance of our God to comfort all that mourn. Bakit hindi binasa ni Kristo tuloy-tuloy? Bakit sa Luke 4:19, nagtapos lamang to preach, to proclaim the acceptable year of the Lord, dito kama, pero sa Luke 4:19, period. Okay, pero hindi pa pala tapos pala yung verse 2 eh. Okay, tingnan natin bakit. O, balik tayo sa Luke chapter 4. Bakit po kaya? Nais kong makita po ninyo, ma-appreciate nyo po ito. Luke 4:19. To proclaim the acceptable year of the Lord, hindi niya na tinuloy yung the day of vengeance of our Lord. Ha? Hindi niya tinuloy ha. Naginto po siya sa to preach the acceptable year of the Lord, period. Verse 20 po. Luke 4:19. Luke 4:20 po tayo. Sana nakabukas po yung Biblia po ninyo. Hindi nyo po ma-appreciate po ito kung hindi po nakabukas yung Biblia po ninyo. Tingnan po ninyo. Luke 4:20. And He closed the book. So hindi niya tinapos, ano? Maliwanag. Yung verse 2, hindi niya po tinapos ng buo. And He closed the book and He gave it again to the minister and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on Him. Verse 21. Itong daylan kung bakit hindi niya tinuloy binasa ang buong verse 2. Bakit po? Verse 21. And He began to say unto them, this day, yung binasa po niya, hanggang doon sa to preach the acceptable year of the Lord. Sabi niya, this day,
Is this scripture fulfilled in your ears? Yung verse 1 ng Isaiah 61, verse 1, at yung kalahati ng verse 2, sabi ni Kristo, ngayong oras na ito, itong araw na to, this day, is this, yung binasa niya po, scripture fulfilled in your ears. So nakita ninyo, dinibide ni Kristo yung verse 2. Ah, dahil yung verse, yung kalahati ng verse, yung first half ng verse 2, na-fulfilled po nung panahon ni Kristo. Yung verse 1 at saka yung first half ng verse 2 na fulfilled po sa pagdating ni Kristo sa first coming po niya. Kailan po magaganap po yung kalahati ng verse 2? Okay? Basahin po natin. Balik po tayo. Isaiah 61 verse 2. Okay? So yung nangyari, verse 1, yung na-fulfilled na sa first coming ni Kristo, yung verse 2, yung verse 1 at saka yung kalahati ng verse 2. Bakit? Dahil yung kalahati, yung last half ng verse 2, and the day of vengeance of our God, yan po ay sa second coming. Kita po ninyo, mga minamahal, magaganap. So, yan po yung bagay po na sana nakita po ninyo. Okay? So, between dyan sa Isaiah 61 verse 1 at verse 2a, at doon sa second coming na Isaiah 61 verse 2b, meron pong church age period sa pagitan niyan na hindi po nakita ng mga prophets. Ang nakita lang nila yung first coming at saka yung second coming. Pero in between ng first coming at saka ng second coming, meron pong mystery gap. Meron pong church age period na nangyari po. Okay, Isaiah chapter 9. Tingnan po natin. Isaiah chapter 9, muli po. Hinihiling ko po na bukas na Biblia po tayo muli. Amen? Yan po ang nais kong i-encourage sa inyo, mga kapatid. Hindi po kayo maluloko. Hindi po kayo madadaya ni numan. Ha? Ang gaganda ng mga terminology, the laws of logic, exegesis, mag-Hebrew, mag-Greek. Kaya nadidisib ang maraming mga brethren eh. Ha? Ang kailangan po natin ngayon sa pag-aaral ng Biblia, bukas na Biblia, dahil Biblia ang pinag-aaralan natin eh. Amen? Bukas na Biblia. Okay? Kaya wag po tayong tatamarin na magbukas po ng magbukas ng ating Bible. Kasi ito po ang magbibigay sa atin ng katotohanan. Ito po ang magbibigay sa atin ng mga bagay na magpapatatag at magpapalakas sa ating pananampalataya sa sinasabi ng salita ng Diyos. Mga minamahal, Isaiah chapter 6. Kaya uulit-ulitin ko po, bukas na Biblia po ang ating gagawin every time na tayo po ay mag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. Imagine mo, sasabihin ng isang pastor daw siya, ha? Pero kung ano nung sinasabi niya, wala naman sa Bible. Pagkatapos, ang gagawin pa niya, maninira ng kung sino-sino sisiraan niya. Ha? Ha? Pagkatapos, ang iba, ipagmamalaki niya kung gaano kalaki yung kanyang church, kung gaano karami ang kanyang offering, isang oras na pinagmamalaki niya kung sino yung mga natulungan niya. And yet, wala pa siyang nababanggit na isang talata sa Bible. Yan po ang mga maririnig mo ngayon sa mga pulpito. Mga salita lamang ng tao, mga karunungan ng tao, filosofiya, pero hindi po Bible. Kaya mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo sa mga pastor na mga manggagawa na hindi po talaga Bible ang itinuturo, mga minamahal. Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9 and verse number 6. Sabi po sa Isaiah chapter 9, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Yan po yung kaganapan ng first coming niya eh. Pero tingnan niyo po yung verse 7. Of the increase of his government. Kailan to? Hindi po sa first coming to magaganap. Of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Talagang mangyayari po ito. Pero yung unang bahagi ng Isaiah 9:6 na fulfilled na po sa kanyang first coming. Pero yung last
yung verse 7, mapupulpit po yan. Mangyayari po talaga yan sa second coming po ng ating Panginoon. At between Isaiah 9:6, sa gitna po ng Isaiah 9:6 at saka Isaiah 9:7, yan po yung our time. Yan po yung time natin na hindi po nakita ng mga prophets po, mga minamahal. Okay, Genesis chapter 3. Basa pa po tayo ng Bible. Amen? Huwag po tayo mapagod. Okay? Huwag po tayo mapagod. Genesis chapter 3, verse 15. Genesis chapter 3 and verse number 15. Sabi po sa Genesis chapter 3 and verse number 15. Sabi sa Genesis chapter 3 and verse number 15. Pasinin po natin. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shall bruise his heel. Makikita po natin, mga minamahal, na yung bruising the head, the heel of the seed of the woman, yan po ay naganap sa first coming. Okay? Pero yung bruising the head ng seed of the serpent ay future pa po ito eh. Paano po natin nalaman? Romans chapter 16 po. Sa second coming po magaganap po yan eh. Okay, pasyon nyo. So makikita natin, may prophecy po sa first coming at saka sa first coming tsaka second coming na para bang wala pong pagitan. Kasi nga po, unrevealed po sa Old Testament prophets yung church, the mystery po ito eh. The body of Christ, yung panahon natin eh. Romans chapter 16 and verse number 20. Nais kong pasinin po niyo sa Romans 16 verse 20, napatutunayan po natin na yung bruising the serpent's seed po, yung head po niya ay sa future po yan. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. So it speaks of the future po. Anyway, ay Zechariah chapter 9. Zechariah chapter 9. Muli po ay buksan mo natin muli ang ating mga Bible. Zechariah chapter 9. Amen? Huwag po tayo mapagod. Okay? And by the way po, talagang pag ikaw ay nag-aral ng Biblia, talagang yan po, a workman. Sabi, study to show thyself approved unto God, a workman. Talagang ito po ay talagang nangangailangan ng isang manggagawa pag nag-aaral ka talaga. Merong talagang labor. Meron talagang pagpapagal na gagawin ka. Hindi po easy po ang pag-aaral ng Biblia. Eh kung dyan pa lang po sa pagbukas-bukas ng Biblia, tinatamad ka na, eh talagang no wonder, wala ka talagang matututunan. Amen? Kaya't ka, dyan pa lang, talagang magsipag ka na buksan-buksan mo ang Biblia mo. Okay? Zechariah chapter 9. Okay? Mga minamahal? Zechariah chapter 9, verse 9. Sabi po sa Zechariah chapter 9, verse 9, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, upon a colt, the foal of an ass. Hindi ba ito naganap doon sa pagpasok ni Kristo sa Jerusalem na sila ay nagsisigaw na sana in the highest at nagkaroon sila ng mga branches ng palm tree at kanilang winawagayway habang ating Panginoon. Ito po yung verse 9, naganap po yan sa first coming. Eh. Pero pasin niyo verse 10. And I will cut off the chariot from Ephraim and the horses from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall break peace unto the heathen, and his dominion shall be from sea to sea, even to sea, and from the river, even to the ends of the earth. Hindi pa nagaganap to. Sa second coming po yun. So yung mga prophets po, nakita po nila ito, yung boat na pangyayaring ito. Kaya lang, hindi nila alam na ito'y magkahiwalay na pangyayari. Okay, kung titinan mo sa Biblia, para bang sabay lang na magaganap. Kaya lang natin nalaman na ito po'y magkahiwalay na pangyayari kasi po, nandun po tayo sa gitna niyan eh. Time, space, unrevealed to the prophets. Kaya hindi nila alam na merong pagitan po yung first coming at saka second coming. Sa kanila, pasin niyo, mula kanina pa binabasa natin, para bang pareho lang, sabay lang na magaganap. Dahil walang rebuild, inirebuild ang Panginoon sa kanila about our time, about the church, the body of Christ. Kaya papansinin mo, pag hindi mo nakita yan, na merong time-space po sa pagitan po ng first coming at saka second coming, eh talagang malilito yung pag-aaral mo. Kaya dyan, nagkakagulo-gulo ang mga
nagtuturo, mga minamahal. Okay? Malakay chapter 3 po. Let's turn to Malakay chapter 3 po. Malakay chapter 3. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako aabot sa verse 10. Huwag po kayong matakot. Buksan po ninyo yung mga Bible ninyo sa Malakay 3. Okay? Malakay chapter 3. At tingnan po natin. Verse 1. Malakay 3:1. Behold, I will send my messenger and he shall prepare the way before me. And the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom you delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Makikita natin yung pong verse, yung verse 1, ay yan po yung na-fulfill po sa pagdating po ni Kristo, yung first coming. Okay? At tatingin po yung verse 2 and 3. But who may abide in the day of his coming? And who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. He shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. So makikita ninyo, yung mga prophets po, nakita nila yung first at saka second coming na parang walang gap. Kasi po, hindi po nila alam na meron pong time space. Ano po? Meron pong mystery of the body of Christ na hindi po ni-rebuild ng Panginoon sa kanila, mga minamahal. Okay? Kaya po yung rapture, 1 Corinthians 15 po. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians chapter 15 po. Yung rapture po, sabi sa verse 51, muli po, buksan po natin, samahan niyo po kung buksan din ninyo ang inyong mga Biblia. Ano po? Verse 51, behold, I show you, ano po? I show you a mystery. Ang galing ng Bible po, no? Okay? Ang magaling po dito sa pag-aaral natin ang Diyos at ang kanyang salita. Ako po, bayaan na natin sa mga magagaling na po, kung sino man pure exegesis, ibigay na lang po sa kanila natin yung trono, yung trono na yan sa kanila, sila nang magaling. Ang nais ko lamang po, maging pagpapala lamang po sa mga salita na nakikita natin sa banal na kasulatan. Yan lamang po ang nais ko pong, desire ko po, na ma-appreciate nyo na lalo nyong mahalin ang salita ng Diyos. Na lagi nyo makita ang ganda ng salita ng Diyos. Ang sarap pag-aralan ng salita ng Diyos. Amen? Ang sabi sa 1 Corinthians 15:51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. So, mga minamahal, yung rapture po is part of the mystery na nirebuild ng Panginoon kay Paul. Kaya mga minamahal, kapag hindi mo nakita itong mga bagay na to, dito po talaga nagkakaroon. Kaya may mga post-trib, may mid-trib. Bakit maraming mga heresies? Dahil po dyan sa maling sistema ng kanilang ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan po ay mystery po eh. Yang rapture po, mga minamahal eh. Okay? Ano ba yung mystery? Ephesians chapter 3. Balikan po natin yung mystery po. Ano ba yung mystery? Ephesians chapter 3. Pag sinabi bang mystery ni Paul, ano bang ibig sabihin niya? At di si Paul tanungin natin, amen? Hindi po sino-sinong po si Pilato tatanungin natin. Eh baka imali ka lang eh. Ang tanungin natin si Pablo dahil siya nagbanggit ng 1 Corinthians 15:51 eh. Behold, I show you a mystery. So tanungin natin si Pablo dahil siya nagsabi ng mystery yung rapture eh. Tama po ba? So tanungin natin siya, ano ba yung mystery? Ephesians chapter 3, verse 3. How that by revelation, he made known unto me the mystery. Okay? May mystery siya minamagit. As I wrote afore in few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Ano itong mystery ito? Verse 5. Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Talagang nung panahon na to, tinago talaga sa kanila. Okay, verse 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery. Verse 9 po. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world. Ang liwanag ha?
hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So, no wonder, pinag-confuse nila, pinag-mimix nila yung mystery at saka prophecy. Magkaiba po eh. Kaya wag mong ilalagay yung rapture sa prophetic program ng mga prophets. Dahil ang rapture po ay mystery po. Imagine mo, ilalagay mo after the tribulation. Yan po ang problema ng mga posting po, mga minamahal. Okay? Kaya po, napakalaga po yan. Number 9 na po tayo. Bilis-bilis po tayo. At nang marami po tayong ma-discuss dito po sa ating 20 differences in the rapture and the second coming. Amen po ba? Number 9, a difference of what Christ will do for His coming. Magkaiba ang rapture at saka second coming doon sa anong gagawin ni Kristo. Okay? The Bible indicates that at the rapture, Christ will claim the church to be with Him forever. Sa rapture po, sa pagbabalik ng ating Panginoon, Christ will claim the church to be with Him forever. But at the second coming, Christ will claim Israel to be His people again. Okay? Tingnan po natin yung pagkakaiba po dito. Ang church, mararapture po. Okay? 1 Thessalonians 4:17. And so shall we ever be with the Lord. Maganda basahin po natin kahit na marami beses na natin binasa itong 1 Thessalonians. Maganda po ay basahin natin muli. Samahan niyo po akong muli po na ito po ay basahin. 1 Thessalonians 4:17. Okay? I hope na na-appreciate nyo po itong ating mga pag-aaral po na to, mga minamahal. 1 Thessalonians 4:17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Anong gagawin ng Panginoon? To meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Amen. Talagang tayo po ay kukunin ng Panginoon at makasama na niya magpakailan-kailan pa man. Sabi sa Ephesians 5:27, that He might present it to Himself a glorious church. Ito po yung gagawin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik sa rapture. That He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Yan po ang gagawin ng Panginoon sa church sa kanyang pagbabalik po. 2 Corinthians 11:2, for I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Amen. So, italagang ang purpose po ng pagbabalik po ni Kristo ay tayo po ay makasama niya, tayo po ay maipresent a glorious church, tayo po ay maipresent chaste virgin to Christ. And then, 2 Timothy chapter 4, verse 18, and the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me, nakapreserve po tayo eh, in His, unto His heavenly kingdom, to whom be glory forever. Amen. Amen. Yan po yung gagawin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik sa church. Now, ito naman ang pagkakaiba sa second coming. Ano ba ang gagawin ni Kristo sa kanyang pagbabalik sa second coming? Deuteronomy chapter 27, verse 9. And Moses and the priests, the Levites, spake unto all Israel, saying, take heed and hearken, O Israel, this day thou art become the people of the Lord thy God. Kung mabalik po tayo sa lumang tipan, sa Deuteronomy 27, verse 9, nung pong nagsimula na po na ibinigay ng Panginoon ng mga batas sa pamumuno po ng sa leader po ni Moses, ay sabi ng Panginoon, itong araw na to, thou art become the people of the Lord thy God. So mula noon, nung sinabi ng Panginoon na kayo na ang aking magiging the people of the Lord, ang bayan ng Diyos, ang tao ng Diyos, mula noon hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, kapag binabanggit my people, tumutukoy po yun sa nation Israel. Ano po? Mahalaga po yun, mga minamahal. Deuteronomy chapter 7, verse 6, for thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a peculiar, special people, to be a special people unto Himself above all people
that are upon the face of the earth. So mapapansin mo, talagang sila po yung special people. Eh. Pinili sila ng Diyos. Kaya pagka nakakabasa ka sa Bible na my people, thy people, your people, tumutukoy po yun sa nation Israel. Okay? Matthew chapter 23, verse 37. Meron pong problema eh. O Jerusalem, Jerusalem, sabi ng Panginoon, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathered her chickens under her wings, and ye would not. Yan po nakakalungkot. Sabi sa Romans 11 to 25, mas maganda ay basahin po natin yung ilang portion po. Medyo mahaba-haba po yun, verse 11 hanggang verse 25. Pero may babasahin lang po tayo para at least makita po ninyo yung aking nais i-point out sa oras pong ito. Romans chapter 11, verse 25. Sa verse 17, sila po ay na-broken off. Okay, sa programa ng Diyos, na-broken off sila doon sa puno. Okay? And then, sa verse 25, for I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness is part, in part is happened to Israel. So right now, ang Israel po, sila po ay nakaset aside sa programa ng Diyos. Sila po ay bulag spiritually. Until the fullness of the Gentiles began in. So ngayon, na-broken off po sila, blind po sila, and then, Deuteronomy chapter 32, verse 21. They have moved me to jealousy with that which is not God. They have provoked me to anger with their vanities, and I will move them to jealousy with those which are not a people. I will provoke them to anger with a foolish nation. So, nag-turn away ang Panginoon, sinet aside po ang bayan ng Diyos, at meron po siyang tao ng Diyos ngayon, people of God ngayon. Ano nyo kung yun? Yung church po. Okay, the body of Christ. So, hindi po sila ngayon ang tao ng Diyos. Okay, mga minamahal. Pero sa pagbabalik po ng ating Panginoon, Jeremiah chapter 24. Jeremiah chapter 24, verse 6 and 7. Muli po, samahan niyo po kung buksan ang ating mga Bible po. Jeremiah chapter 24, verse 6 and 7. Jeremiah chapter 34, verse 6 and 7. Sabi sa Jeremiah 34, verse 6 and 7, then Jeremiah the prophet spake all these words unto Zedekiah, king of Judah in Jerusalem. Okay, Jeremiah 24, I'm sorry po. No. Okay, tinan ko muna po yung PowerPoint. Jeremiah 24. Jeremiah 33 po yung binubuksan ko po. Jeremiah 24. Okay, verse 6 and 7. Okay, Jeremiah 24, ito na po, verse 6. For I will set mine eyes upon them for good. I will bring them again to this land. I will build them and not pull them down, and I will plant them and not pluck them up. I will give them an heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people. I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. So pagdating po sa second coming, once again, ang purpose ng Diyos, muli po, ibalik ang bayan ng Diyos sa Kanya. To be His people again. Nang muli siya ang maging Diyos nila. Yan po eh. Ezekiel chapter 14. Ezekiel chapter 14. Yan po ang Kanyang gagawin po sa second coming. Sa rapture po, ang gagawin po ng Panginoon sa body of Christ, irarapture niya po tayo to be with Him forever. Tayo po ipipresent a glorious church. Amen? Yan po eh. Nakapreserve po tayo dun eh. Amen? Pero sa second coming, anong gagawin ni Kristo sa kanyang pagbabalik sa Israel? To be his para i-claim niya ulit ang Israel na maging muli the nation Israel, to be na ito pa'y bayan ng Diyos, God's nation. Ezekiel chapter 14 po. Ezekiel chapter 14, verse number 11. Ang sabi sa verse 11, that the house of Israel may go no more astray from me, neither be polluted anymore with all the transgressions, but that they may be my people,
and I may be their God, saith the Lord God. Verse chapter 37. Kita po ninyo? Naka-prophesied po yan eh. Chapter 37, verse 23. Chapter 37, verse 23. Neither shall they defile themselves anymore with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions, but I will save them out of all their dwelling places wherein they have sinned, and will cleanse them, so shall they be my people, and I will be their God. Yan po ang gagawin ng ating Panginoon. Amos chapter 9. Amos chapter 9. Basa pa po tayo. Okay? Amos chapter 9. Amos chapter 9 verse 14. And I will bring again the captivity of my people Israel, and they shall build the way cities and inhabit them, and they shall plant vineyards and drink the wine thereof. They shall also make gardens and eat the fruit of them, and I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled out of their land which I have given them, saith the Lord thy God. Yan po ang gagawin ng Panginoon sa second coming. Muli po niyang i-restore ang Israel at ibabalik niya po ulit siya sa dati nilang nung panahong kanyang purpose nung tinawag sila doon sa Exodus. At muli sila po ay magiging tao ng Diyos, bayan ng Diyos. Yan po ang gagawin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Okay. Number 10 po tayo. Okay? Tingnan ko po nang babalik. Mayroon lang po ako napansin po. Ano po? Andali lang po. May check lang po ako. Okay, number 9 po yon. Okay? So, tinignan ko lang po. Okay? Check po po. Okay, number 10. Number 10 na po tayo, mga minamahal. A difference of who will be with him at his coming. Pagdating sa rapture at pagdating sa second coming, tingnan natin sino yung kasama niya. Okay? The Bible indicates that at the rapture, Christ himself will descend from heaven. Sa rapture po, wala po siyang kasama, siya mismo ang bababa from heaven. But at the second coming, he will come with his angels. Kasama po niya yung mga angels po eh. Yan po pagkakaiba ng rapture. I hope na-appreciate nyo na po. No? Nakakasampu na po tayong patunay na magkaiba talaga. Hindi po talaga parehong pangyayari yung rapture at saka second coming. Magkaibang event po sila. Hindi po sabay na mangyayari. Hindi po talaga sila pareho. Na ginagawa ng mga post-trib at ng ibang mga tapagturo, minimix po nila yan eh. Ano po? Sa rapture po, sabi sa verse 16, for the Lord himself, siya mismo, siya ang bababa. Wala po siyang ipapatawag na representative, wala po siyang proxy. Hindi po si Kibuloy ang kanyang representative. Siya mismo ang babalik. Sabi, for the Lord himself, siya mismo ang babalik ang ating Panginoon sa rapture. Sa Colossians 3:4, when Christ, who is our life, shall appear, siya mismo. Amen. Sa rapture po, siya mismo. Wala po siyang kasama at wala po siyang representative at walang proxy po siyang para magre-represent po sa kanya. Ano po, mga minamahal? Titus 2:13, sabi, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So sa kanyang pagbabalik, sa rapture, siya lang po. Okay? Now, how about naman sa second coming? Yan. Ano naman po ang pagkakaiba? Matthew chapter 16. Basa po tayo ha. May kasama po siya sa kanyang pagbabalik po. Matthew 16, verse 27. Matthew 16, verse 27. Sabi sa verse 27, for the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels. Okay? Sa kanyang pagbabalik, with His angels. Okay, kasama niya po ang mga angels. Matthew 25:31. Matthew 25:31. Consistent bang Bible diyan? Yes. Matthew 25:31. Sabi sa Matthew 25 and verse number 31, when the Son of Man shall come in his glory and all the holy angels with him. Consistent bang Bible? Yes. Mark chapter 8. Basa po tayo ng Bible.
Sabi ko sa inyo, ang mahalaga po dito, bukas na Biblia po tayo. Mark chapter 8, verse 38. Whosoever therefore, okay, shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with his holy, holy angels. Talagang meron po siyang kasama eh. Luke chapter 9, verse 26. Consistent bang Bible? Yes! Luke chapter 9, verse 26. Luke chapter 9 and verse number 26. Sabi sa verse 26, for whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed when he shall come in his own glory in his Father's and of the holy angels. Another verse, Matthew chapter 13. Balik po tayo sa Matthew. Matthew chapter 13. Sabi po sa Matthew chapter 13, verse 41. Sabi sa verse 41, the Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend them which do iniquity. Another verse, Matthew 24, 31. Andito tayo sa pinakapaborito ng mga talata ng post-trib. Sa Matthew 24, 31, sino kasama niya? And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from the one end of heaven to the other. So makikita natin, consistent pong Bible, ha? Okay? Na talagang sa rapture, siya lang. For the Lord himself shall descend from heaven. Siya mismo. Sa second coming, with his holy angels. Amen. Number 11 na po tayo. Amen. Medyo nakakarami na po tayo. Salamat. Purihin ang Panginoon sa bagay pong ito, mga kapatid po. At yan po isang pagpapala na galing po sa salita po ng Panginoon. Okay? A difference of result of his coming in relation to judgment. Yan po ang pagkakaiba po ng rapture at saka second coming. Tingnan po natin. The Bible indicates that after the rapture, there will be a judgment seat of Christ for believers. Okay? Sa rapture po, pagkatapos po ng rapture, meron pong great judgment. Judgment seat of Christ para sa mga believers. But at the second coming, there will be a judgment of the nations. Magkaiba po ha. Okay? Sa rapture po, after ng rapture, na ni-rapture niya yung mga believers, magkakaroon po ng judgment seat of Christ. Okay? Sa second coming, pagkatapos po niyang bumaba, there will be a judgment of the nation. So, talagang magkaiba po talaga eh. Ito po yung rapture. Okay? 1 Thessalonians 4:17, to meet the Lord in the air. And then, pagkatapos po noon, after po noon, meron pong judgment seat of Christ. Amen? 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10. 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So, meron pong judgment seat of Christ para sa mga believers. Okay? Who will be judged at the judgment seat of Christ? Sino bang i-judge dyan? Of course, all believers in Christ. Sabi dyan, for we, kasama po si Pablo, must all appear. So, lahat po ng mga believers in Christ. And there will be rewards at the judgment seat of Christ. 1 Corinthians 3:8. 1 Corinthians chapter 3 and verse number 8. Usap po natin yung mga Bible. 1 Corinthians chapter 3 and verse number 8. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 and verse number 8. Now he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward. May reward po. According to his own labor. So meron pong reward na ibibigay ang Panginoon ayon sa ating mga pagpapagal. 1 Corinthians 3:14. Sabi sa verse 14, if any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. So meron po talaga makaka-receive na reward.
1 Corinthians 9:17. Consistent bang Bible? Yes. Okay? For if I do this thing willingly, I have a reward. I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. So makikita po natin mga minamahal, meron po talaga reward eh. Colossians 3:24. So after the rapture po, meron pong judgment of Christ at meron pong rewarding time para sa mga believers, para sa mga naglabor, para po sa gumawa. Colossians 3:24. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of inheritance. Why? For ye serve the Lord Christ. O, kita po natin, may reward po sa ating paglilingkod na ginawa, mga minamahal. At 1 Timothy 5:18. Sabi po sa 1 Timothy 5:18, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. So may reward po na ibibigay po sa mga naglilingkod. At ito po in a form of a crowns. Iyon pong reward po natin. Meron pong incorruptible crown. Di na po natin isa-isayin yan dahil separate topic po yan, pero isiningit ko lang po rito. Okay? Meron pong the crown of life. Meron pong the crown of rejoicing. Meron pong the crown of righteousness. And then meron pong crown of glory. Yan po yung mga rewards in a form of a crown na ibibigay po sa mga mananampalataya na naligtas sa ating panahon ngayon o tinatawag nating church, the body of Christ. So yan po yung magaganap after po sa na-rapture ng Panginoon ang bawat mananampalataya, meron pong judgment seat of Christ. Now, ano naman ang pagkakaiba sa second coming? Matthew 25. Buksan po natin yung mga Bible. Matthew 25. Okay. Pasinin po niyo sa Matthew 24. Ito na po yung pagbabalik ng ating Panginoon. Second coming po yan, ha. Hindi po yan rapture, ha. Pautuloy ko po sinasabi po sa inyo. Okay. Matthew 24, second coming. Okay. And then Matthew 25. Maganda, basahin po natin verse 31 hanggang verse 46. Mahalaga po ito eh. Kasi ito po yung magaganap pagbaba po ni Kristo sa second coming. Ito po yung after sa rapture. Pag ni-rapture po tayo mga believers, after po ng rapture, may judgment seat of Christ. May judgment po. Judgment seat of Christ. Sa second coming naman, may judgment din po pagkatapos po ng second coming. Ano po to? Matthew 25:31. When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory, and before him shall he gather all nations, and he shall separate them from one another as a shepherd divided the sheep from his goat. So i-judge po niya. Ito po ang tinatawag po natin, okay, the judgment of the nations. So meron pong tinatawag po natin judgment of the nations na nakaprophesy po yan sa Joel chapter 3. Okay, verse 33, and he shall set the sheep on his right hand. So yung mga nation, maididivide sa dalawang klaseng group, uri. Yung iba sabi niya, and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. So sa right hand yung sheep, sa left hand yung goats. Then shall the king say unto them on his right hand. Nais kong pasinin po ninyo dahil dito na naman eh. Ito, controversial na naman po. Ang dami pong na-confuse po dito eh. Then shall the king say unto them on his right hand, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Bakit kaya? For I was unhungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me in, naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye come unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee unhungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger and took thee, or naked and clothed thee? Or when saw we thee sick or in prison and came unto thee? And the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren,
ye have done it unto me. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from ye, cursed into everlasting fire. Bakit kaya? Yung mga nasa left side niya, prepared for the devil and his angel, ito ang daylan. For I was hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me the drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me. Sick, and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee anhungered, or thirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of this least of these, ye did it not to me. So makikita natin, mga minamahal, ito po yung magaganap po, judgment of the nations. Okay, i-judge po ng Panginoon. Now, papasinin po natin, ito po ay napagkakamali ang Great White Throne. Nako po. Meron po akong separate topic po dito, yung the seven judgment po. Doon po, detalyado po ito. Pero nais ko pong i-touch po ng konti po ito, dahil ito po yung magaganap sa sengkaming. Pagkatapos po ng sengkaming, ito po yung magaganap, judgment of the nations. Sa rapture, ang magaganap po pagkatapos ng rapture sa mga believers ay judgment seat of Christ. Now, pasilin po natin. Dito sa Matthew 25, wala naman naganap na resurrection eh. Pero sa Revelation chapter 20, mamaya po, merong dito sa Matthew 25, living nations judge eh. Mga buhay na tao ito sa bawat bansa eh. And then, on the earth, hindi sa langit ito eh. Yung judgment na ito eh. No books, wala naman binanggit na books dito eh. Biro mo, itong Matthew 25, 31 to 46, yan daw yung Great White Throne. Hindi po eh. Papakita ko po sa inyo, hindi po. Okay? Sa Matthew 25, walang resurrection na naganap dito. Sa Matthew 25, living nations ang hinatulan dito. Sa Matthew 25, sa earth po ito. Sa Matthew 25, wala namang binabanggit na binuksan ng mga libro. Okay? And then, dito sa Matthew 25, tatlong klase ng tao ang nandito dito. Class name, sheep, goats, and brethren. Okay? The goats went to hell. Makinig po kayo, okay? The goats went to hell because they did not treated the brethren. Sabi ni Kristo sa verse 45, Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, in as much as ye did it not. Pero silang hindi ginawa eh. Okay? Then tinan natin, sa Revelation 20, merong resurrection eh. I saw the dead, small. O, pasinin tayo. Balik po tayo. Punta tayo sa Revelation 20. Revelation chapter 20 po. Revelation chapter 20. Ito, inaano nila. Yun daw, Matthew 25, yan daw yung Great Revelation. Hindi po, nako, delikado po tayo dyan, mga minamahal. Kapag ka po, yan po ang problema po ng ibang mga nag-aaral. Kaya nga ulitin ko po, kailangan po natin lamang bukas na Biblia. Amen? Revelation chapter 20 po. Revelation chapter 20, verse 11. And I saw great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand. So, nagkaroon na resurrection dito. Anong sino hinatulan dito? Mga patay. Eh, doon, living nations eh. Ano pa po? Heaven and earth gone. Kasi sabi dyan sa verse 11 eh, from whose face the earth and the heaven fled away. Ano pa po? Books open. Sabi dyan sa verse 12, And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was open. Eh, sa Matthew 25, wala namang ganong libro binuksan eh. One class name, the dead. Okay? And the people went to the lake of fire because their name was not found in the book of life. Ang laki po, hindi po magkapareho. So, I hope and pray na nakikita na po natin na magkaiba po ang rapture at ang second coming po, mga minamahal. At patuloy po nating pag-aralan ang salita ng Panginoon. So, hope, ngayon po ay kakat po natin pansamantala po ito pong ating pagtatalakay. At next week po, Tuesday po, ay magpatuloy po tayo rito po sa ating pagtatalakay po nitong 20 differences in the rapture and the second coming. So, muli po, ipa-plug ko ulit po yung aming pong to the regions beyond Baptist Ministry po. Muli po, ako po ay umakatok po sa inyong mga
simbahan na kung kayo po ay merong mga used clothes po, meron na po kaming naipon po na 13 boxes po na ipapadala po natin po ito sa Bicol. Pero kailangan po natin na kailangan po namin ng 30 boxes. Meron na po kami so far po na 13 boxes po ngayon na mga used clothes, bags and shoes. So kailangan pa po namin ng mga 17 boxes pa po. So kung meron po kayong mga used clothes po, yung mga taga dito lang po sa Metro Manila, ay pwede po niyong ipadala po sa aming church. Mag-PM lang po kayo. At kung nais po ninyong maging kabahagi po financially po na sa aming mga sa aming pong mission trip na gagawin po sa Bicol, ay lubusan po kung nagpapasalamat po sa inyo mga kapatid. So we're looking po ng partners po na makikipartners po dito sa aming pong To the Regions Beyond Baptist Ministry sa pagta-travel po namin. Of course, alam po naman ninyo, pag nagta-travel po, kailangan po talaga natin ng mga support na financial. At ang aming pong church po lamang po ang nagsusupport po nitong To the Regions Beyond Baptist Ministry. Ito po ay wala pong abroad o anuman. So ito po ay pure po, local church po ng aming church po yung nagsusupport po sa To the Regions Beyond. But since ito po ay malawak po, marami po tayong gagawin sa aming mga mission trip. So we're praying and looking po na sana po ay may mag-response po dito po sa aking panawagan na mga churches na pwede po namin maging kapartners po dito sa To the Regions Beyond Baptist Ministry po. And then sa Monday po, ito'y tuwing Monday lamang po, meron po kaming bagong segment po, no? Open Your Bible Podcast. So abangan po ninyo yon. Ang pagkakaiba po noon, isang beses lang po, tuwing Monday lang po ito, Open Your Bible Podcast. Meron po tayo, ang pagkakaiba po ito, meron po tayong guest pastor. Every Monday, iba-iba pong pastor po ang ating pong guest po dyan. At meron po kaming pagtatalakay. Okay, talakayan po ito, interview sa ministry and then sa doktrina. So ipag-pray po ninyo yon. Abangan po ninyo yon. Sa Monday na po yon. Okay, ngayon po ay Thursday. So Friday, Saturday, Sunday and then Monday po ay abangan po ninyo. The same time po, 8 o'clock. Open Your Bible Podcast. So muli po ay pagpalain tayo ng Panginoon at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at patuloy pong suportahan po ninyo sa panonood. At muli po, ulitin ko po, yung lahat ng mga nakapanood po ngayon, ini-screenshot po namin ng live dahil bibigyan po namin kayo ng libreng lesson po nito sa oras po na ito po ay matapos. So muli po, God bless you all. Pagpalain po tayo ng Panginoon.